So ayun mga kamaster, no? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sa araw na ito, nandito po tayo ngayon sa barangay sa Uyo, Quezon City, Tandang Sora, Quezon City mga kamaster. So meron tayo dito itong aircon na antatakaya carrier na X-Power. Kung inyo mapapansin, ano, ganito na siya. Ganito na siya. So inabutan na natin siyang ganito, although si sir talagang medyo matagal na nagpa-schedule sa atin si sir. So ang ano din ang problema daw di mo nito ay nag-E8. E8 yung ano no, yung error sa ganitong model no. So marami na rin ho tayong na-encounter na ganitong problema nung araw na E8. So ngayon makaka-encounter ulit tayo, kaya sa pagkakataong ito ituturo ko sa inyo no, maaaring basic na lang din ho ito sa ibang mga technician, pero itong ipapakita ko sa inyo ay para din naman to sa mga baguhan. Tama sabi mo. Makaka-encounter ng E8 mga kamaster. Okay? So magsimula ho muna tayo dito sa ano no, sa i-check ho muna natin itong running capacitor, itong starting capacitor, tsaka yung running capacitor naman ng ano no, ng fan. Titingnan natin kung maganda pa nga bang sipa ng compressor na to at yung ano na to, yung running capacitor naman ng ano na to ng ating fan mga kamaster. Okay? Then magsisimula ho tayo. Ang pangalawa ho, i-check din ho natin yung ano no, yung sensor na to. Oh, paalala ha, ganito na ho to ha, ganito na ho naabutan natin, ganito na ho kasi pina-check na rin nung unang may-ari nito sa iba't ibang technician, kagaya niyo yan. Pansin niyo, ayan oh. May mga tape na rin, kaya napag-desisyon na ng unang may-ari na ibigay na lang kay sir, oh, di ba? Oh, super lamig ho yan, mm-hmm. Para kayo nasa Alaska. Simulan ho muna natin dito sa pag-check ng running capacitor, at saka starting capacitor, at saka running capacitor naman ng fan mga kamaster, okay? Okay, magsimula na tayo, nakaset na tayo sa capacitance. Check muna natin itong capacitor na ito ng compressor. Paalala, inverter ho ito na, yan. So kahit inverter, kailangan niya rin ho ng capacitor. Check ho natin to. Ito po ay may value na 35 microfarad. Tingnan natin. Ayun, 35.76 microfarad. So pasok ko yung ating capacitor. Dito naman sa running capacitor naman ng ating fan, may 5 microfarad siya. So 4.86 microfarad. So pasok ko itong ano natin no, itong ating fan running capacitor. So ang susunod ho natin, ito namang sensor. Itong sensor na to, nandito ho yan ha mga kamaster. Nandito ho yan oh. Nandito nakatanim yan. 2000 years later. No. Yo, nandoon ho yung sensor. Ilubog ho muna natin. Una ho ulit natin, asan yung plug? Yeah. So kung yung makikita, yung reading ng ano, yung reading ng sensor, nag-i-scan ho siya. Okay? Yan. Tingnan natin ngayon. Kung lalabas pa nga ba yung E8. Kulang kayo sa pagkain, kaya kulang kayo sa tapang. Oh no! I-set natin to sa DC volts. Para makita natin yung ano no, yung sensor kung tama nga ba yung voltahe. 2 volts DC. Pinaghandaan ko na yan. Pansin nyo, ito. Diba? Ito. Ibig sabihin, may problema ho tayo sa supply. No? Hindi ho buo yung supply na pumupunta sa compressor. I-off muna natin. Yaw, nadali. Off natin. So since nga nasabi ko iba't ibang technician na nag-check nito, kaya nga binigay na lang sa ating minamahal na customer, kaya yan na. Hindi natin napapansin na yung mga connection pala ay minsan hindi na naibalik, o kung naibalik man hindi na masyado naka-intact dahil nga wala na. Dine-clear na nila na wala nang pag-asa, kaya binigay na lang. Eh nung nakita natin kanina hindi nga masyado naka-intact yung mga connection. Okay, ready na ho tayo no. Nakalubog na ho yung ating sensor dito sa ating yellow, okay? Yan o, so kukuha na ho natin siya ng voltahe mamaya. Ayan, nakaset na ho tayo sa voltage para makita natin actual na voltahe ng sensor, yung operating voltage niya kung ilang voltahe. Okay, para kung sakaling pag-dis pa lang hado ang sensor, no, edi palitan natin. So yung air swing, tinanggal ho muna natin yung air swing ha. Ayan o, hindi na ho muna natin siya nilagay dito sa kanyang kinalalagyan. Okay, ready na ho lahat. So naka-intact na ho lahat ng connection ha, mga kamaster. So paalala kanina, mahina ho yung fan. Ngayon, titingnan natin kung ganun pa rin. Kasi pag mahina pa, edi uwian na. Ayan, una ho natin. Yun, sa remote. Yan, una natin. Yun. Tingnan natin.
So meron tayong nakukuhang 1.7 volts sa ating sensor ha, sensor. Tingnan natin kung ano yun. Saan ba yun? Ay, naka-off pala dito na ba yan? On. Ano ba yan? Ayun na o, nadali pwede pa kasalan o. So titingnan natin ngayon kung under naman yung compressor. Yan. Kuhanan ho natin siya ng... Yun, under na yung compressor. Kukuhanan ho natin siya ng amperahe. Sana ba yun? Sana ba yun? Kulay. Ayusin nga mo natin kasi hirap pag mag-isang kamay lang. Yan, lumalamig na. So, mayroon tayo nakukuhang 3.9 amperes. Okay, nawala hanggang 4. Ayan. So, patay muna natin yung ilaw para makita nyo na yan o. So, nawala na ho yung E2 at saka yung E8. Pero yung E8 na to, o-obserbahan natin ng at least mga 10 minutes. Kasi kapag halimbawa na namatay pa yung ating aircon, no? So, magpuposit na ho tayo sa papalitan ho muna natin ating sensor. O di naman kaya, kapag hindi na namatay, no, tatanggalin na natin yung sensor sa yellow at ikakabit na natin sa coil kung saan mas malapit na, kung saan mas unang nagkakaroon ng build up yung ating, yung ating yellow. Kasi, siyempre, pag unang andar, magye-yellow muna yung coil, no. Kasi sa taas, medyo hindi maganda yung, moist niya, no. Hahanapin lamang ho natin kung saan mas magandang connection, kung dito o dito. Kasi, kapag kaganyan na hindi na nasi-sense ng ating sensor yung lamig, siyempre talaga mamamatay. Kaya dinirekta ho muna natin siya sa yellow para just to make sure na good ang ating sensor. Ngayon kapag hindi na namatay, idedirekta na natin siya dito, no, maya-maya lang idedirekta natin siya dito. So hopefully na hindi na siya mamatay mga kamaser. At tayo muna ay mag-aantay ng ilang minuto. 2000 years later. So ayun na mga kamaster, no? Namatay na ngayon ating compressor at yung nag-E8 na. Okay, nag-E8 na siya samantalang naka-recta na siya dito sa yellow. Kung tutusin, talagang maganda na yung kanyang contact dito sa yellow. Oh, kuha na natin ang temperature, Ito, 12 degrees Celsius itong coil, ilang kaya? Oh, 22 nga lang 'to eh. Oh. So, ibig sabihin, maaaring may problema sa ating sensor. Okay, maaaring may problema sa ating sensor o di naman kaya dun sa connection ng sensor sa socket niya. So, susubukan ho muna natin na linisin at the same time, papalitan ho natin yung sensor, no? Tapos, ilalagay na ho natin dun kung saan mas malapit na coil na may namamasa-masa o malamig. Okay? So, gagamit ho ulit tayo ng contact cleaner at saka toothbrush ulit, no? Toothbrush ulit. Linisin ho muna natin. Tapos, kapag halimbawa hindi pa talaga nadala sa linis, no? So, papalitan natin siya ng sensor. Okay, so nakakabit na ho dito sa kanyang coil, no? Ang sensor na ito. So, i-actual na ho natin, mga kamaster, no? Yan. Kung mag-E8 pa nga ba siya? Kasi pag E8 pa rin, so papalitan na ho natin siya ng sensor. Ayusin muna natin ito. So, i-on ulit natin. So, umandar na ulit ang ating fan. Kukuha na ulit natin siya ng amperahe. Okay, so kung yung makikita, nag-initiate na ang ating compressor, meaning gumagana na ho yan. So, mag-aantay ulit ho tayo ng ilang minuto, no? Kasi kanina, lagpas ng 10 minutes, saka lang siya nag-ero. So, ngayon, 12:26 ho tayo ulit mag-aantay, okay? 2,000 years later. Okay, so ayun mga kamaster, no? Namatay pa rin yung kanyang yung system at nag-E8 pa rin. Yan, E8. So, ang gagawin ho muna natin, magpapalit ho muna tayo ng sensor. Okay, mga kamaster, tatanggalin ho muna natin yung sensor na to at papalitan natin. So, okay na. Napalitan na natin yung sensor. No? Ito na yung dating sensor. Asa na ba yun? Ayun. Ito yung dating sensor. So, ang gagawin ho natin, papaandarin ulit natin, pero kapag halimbawa ganun pa rin, no, kapag ganun pa rin na nag-error pa rin, idedirekta na natin yung sensor mismo dito sa kanyang sa ilalim, hihinangin ho natin. Okay, so papaandarin ulit natin.
Okay, so umandar na yung ating compressor. Muli po, 12:47 PM. Tayo po ay mag-aantay muna kung mamamatay pa ang ating system. Okay? 2,000 years later. So ito na nga mga kamaster. Alauna 47 na ng hapon. Pakita ko sa inyo ha. Alauna 47. So sa hawa ng Diyos, Alhamdulillah Rabbil Alamin. So hindi na ho namatay ang ating system. So kanina 12:46 natin siya tinandar muli, yung pinaka last time, pinakahuli. So ngayon 1:47 na. So almost 1 hour na tayong nag-observe dito sa unit na to, mga kamaster. Ibig sabihin, ang may problema talaga yung sensor na ito. Asan na ba yun? Yes, Daddy. Ito, toto, sensor na to. Yan. Ayusin lamang natin camera ha. Ipapaanin natin, ilalapit. Yun, okay na. So ito ho yung ano no, yung problema, mga kamaster. Yan. Tignan natin kung ilang amperes. So, ipinabot na lang natin ng 6 amperes. Pinabot natin siya ng ano no, ng isang oras. 6 amperes, mga kamaster. 5.9 to 6 amperes. Okay? So, pinabot ko siya ng isang oras para talagang sulit na sulit. Walang duda. Okay? Oh, yes, Daddy! So, nilinisan natin siya kanina, kagaya ng dati. Hindi pa rin natin nakuha sa linis yung E8 na tinatawag. Yan o. Oh, wala na siyang error ngayon. So, ganun lamang ho kadali, no? Ang pag-check ng E8, i-check nyo muna yung running, yung capacitor ng compressor at capacitor naman ng fan. Mamaya kasi, mahina yung capacitor ng compressor at capacitor ng fan. Tama sabi mo. Pangalawa, kapag nag-E8 pa rin, check nyo ho yung ano, yung sensor, kuhanan nyo ho ng resistance, kung ilang nga ba ang resistance ng ano na yan, ng sensor na yan. Pangatlo, lilinisan nyo ho yung ano no, yung contact, yung socket ng sensor na yon. At pag ganun pa rin, pang-apat, oh no, papalitan nyo na ho ng sensor yung pinaka ano, yung kanina. Kasi ginawa na natin lahat, nilinisan na natin siya, ngunit ganun pa rin. So pinalitan na natin siya ng sensor at sa awa naman ng Diyos, alhamdulillah. So okay na ho lahat. So sensor lamang ho ang sira. Ngayon, tuturuan ko ho kayo kung paano yung pinaka the best na way no, para ma-check kapag lumabas yung E8. Ito yung pinaka madaling paraan. Ang tanong, ikaw master, may madali ka palang paraan, ibat mo pa pinatagal? Kaya nga. So kailangan ho muna natin dumaan sa proseso. Pero ang kadalasan talagang ginagawa ko talaga, kinukuhanan ko talaga yan ng output voltage yung sensor mismo. Patunayan natin ito. Yan, lilipat ko lang ho ito ha. So, kung mapapansin nyo, ito ho yung sensor, no? Ayan, o. Ito ho yung... Alang. Ito ho yung sensor, ha? Kukuhanan ko po natin yan ng boltahe. Okay? Ito ho yung pinakamadaling paraan sa E8. Kukuhanan po natin siya ng boltahe. Kaya ho natin kanina, hindi muna ito ginawa. Kasi nga ho, tinuturo ko ho sa inyo yung mga proseso kung paano i-diagnose yung E8. Pero ako... kapag ka, halimbawa nangyari sa akin yon, hindi ko na ginagawa yung ginaginawa natin kanina. Nagjo-jump agad ako doon sa pinakamadaling paraan. Okay? Ano yung pinakamadaling paraan? Kukuhanan po muna natin siya ng ano no, ng resistance, kung ilan ang kanyang resistance. Okay? Resistance. Pangalawa, kukuhanan po natin siya ng voltahe. Meaning kapag nakakuha tayo dito ng voltahe na 3.5, oy, may pusa sa ilalim, may pusa, huwag kang magalaw diyan. 3.5 volts DC, meaning maganda yung contact, no? Maganda yung contact sa ano no, sa socket niya. Okay? So tingnan natin, patunayan natin. Gagamit ho tayo ng crocodile clip ulit. Yan. Ito ay para doon sa mga technician ha, sa mga technician na bago. Tama sabi mo. Yan. Kung hindi niyo pa to na encounter yung ginagawa ni Kamaster, yung mabilis na paraan ng pagkuha ng pag-resolve ng E8. So gawin niyo ito. Kukuha na lamang ho natin siya ng voltahe. Kailangan 3.4 or 3.5 volts, mga kamaster. Okay, nakaset na ho tayo sa DC. Yan, nakaano na siya. Nakalagay na ho. Ibig sabihin, papapansin nyo, 3.4 volts DC. Hanggang 3.5 volts DC po tayo, mga kamaster. Ganun lamang ho kadali ha. Yan. Pero hindi ko naman sinabing huwag yung gawin yung proseso natin kanina. Ako kasi kapag nakaka-encounter ako ng E8, ito talaga muna ginagawa ko. Kapag halimbawa, may nakuha tayong 3.4 volts, ibig sabihin, walang problema doon sa contact ng socket kasi maganda nga yung output voltage. Ibig sabihin, operational talagang ating sensor. Pero kung halimbawa, may nakukuha tayong 1.7 volts, mas mababa ho sa 3.4 hanggang 3.5 volts, depektibo ang ating sensor. Tama sabi mo. Since na may nakuha tayong 3.4 volts, no, good ho ang ating sensor. Okay? So, tingnan ho natin to. Kuhanan ho natin ang resistance. Set ho natin sa ohms. 8.9
8 point, malamig kasi. Yan. Pumapalo siya ng ano, 8. Malamig kasi na naanuhan eh, na tatamaan ng malamig na hangin. So kapag may nakuha kayong 8, pasok pa ho yun. Kasi ang sensor natin ay 7 hanggang 8 kilo ohms mga kamaster. Pero ang problema nga, kahit sabihin natin kinuhanan na natin to ng resistance, pasok naman. Pero kapag inactual mo naman yung voltahe, output voltage na pumapasok sa sensor na to at pumapasok lamang ay 1.7 o 1.8 o 2 volts DC, mamamatay at mamamatay din ho yan. Kasi nga ho, under voltage yung ating sensor. Kailangan 3.4 hanggang 3.5 volts. Kukuhanan ulit natin. 3.4 hanggang 3.5 volts. Yan. Eto yan, yan po yung pinakamadaling paraan kung paano natin i-resolve yung problema sa E8. Okay? So, kapag halimbawa, naka-encounter kayo ng E8, o hindi, pwede yung gawin yung proseso kanina o magja-jump kayo dun sa pinaka-highlights natin. Nakuhanan muna natin ng voltahe yung sensor. Yan, tanggalin natin dito. Iyon. So, ito na ho yung sensor natin ha. Yan o. Okay? So, kita nyo na. Ganun lamang ho kadali, mga kamaster, no? Kapag halimbawa, wala kayong nakukuhang 3.4 dito. 3.5 na o. Okay? So, 3.5 volts ang ating sensor mga kamaster. Kapag nagkaroon ng EA tapos chinek nyo yung output voltage ng sensor at may nakuha kayong 1.7 lamang, meaning may problema yung ating sensor kasi kanina nilinis na natin tapos nung pinander natin nag EA pa rin. Okay, then habang pinapander natin, kung mapapansin mo, no, kinukuha na natin siya ng output voltage. Ganun ho si kamaster ha. Yung CH05 na nakaraan, pansin nyo, kinukuha ng kuryente ng output voltage AC, ngayon naman DC naman. So ganun lamang ho. Kapag ho tayo natutroubleshoot ng mga E8, okay? E8 kanina nag-E2. So yung E2 na 'yon, doon lamang ho nagkaroon ng problema sa mga connection dahil nga iba't ibang technician na nag-check nito. So mayroon lang ho mga connection na hindi na ibalik ng maayos, okay? Kaya nagkukulang ho ng voltahe kaya nag-E2 siya. Okay? So ganun lamang ho ano, mga kamaster, sana nakatulong itong munting video na aking binahagi na naman sa mga kababayan nating technician. Kapag kayo ay naka-encounter ng E8, so alam niyo na kung anong gagawin niyo, kung saan kayo pupunta. Syempre doon muna sa sensor, check nyo yung resistance. Ngayon, minsan, sabi ko nga, yung resistance, good. Pero pagka inapplyan na ng voltage, minsan, drop yung voltage ng ating sensor, kaya namamatay pa rin. Okay? Ganun lamang ho kadali ha. Kapag ka 1.5, 1.7 hanggang 2 volts DC ang voltahe ng ating sensor, mamamatay at mamamatay din ho yan. Kasi, under voltage po. Kailangan may makuha tayong 3.4 hanggang 3.5 volts DC sa ating sensor. Ito. Ito ho yung sensor na pinilit natin ho bago ho yan. So, galing din ho yan kay carrier. Okay? Galing din ho kay carrier yan. Kaya, sabi ko nga sa inyo, lagi ho tayong may mga daladalang parts na ganyan. Para kang halimbawa, sira nga yung sensor. Nagkataon nga na sira nga yung sensor. At least, meron ho tayong na sasalpak ngayon. At mahigit isang oras na ho tayong nag-observe. Mag-aalas-dos na ho. Mag-aalas-dos na, mga kamaster. Ganun lamang ho. Okay na ho ito, mga kamaster. Solve na ho yung E8 at saka yung E2, mga kamaster. Klaro na. So, ang voltahe ng ating sensor, 3.4 at to 3.5 volts DC, mga kamaster. Klaro? So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.